So sa video ito, maglalagay tayo ng plug and play na left handle switch para sa ating mga motor. Kung saan meron na itong switch para sa hazard at passing light natin. Sama na dito ang DIY na paglalagay nito sa ating mga motor at kung ano nga ba yung mga advantage nito. So yung normal po na left handle switch ng mga Honda Click, mapa V1, V2, V3, 125 at 150 ay meron po siyang high and low. Ayan, pag high, nakailaw to, low, may busina, tapos may signal light po tayo. So yan po yung makikita natin sa normal na left handle switch ng mga Honda Click. Pero may nabibili tayo online na kumakalat ngayon, pero even dati pa, meron na nito, ay itong left handle switch na may passing light at saka may hazard light, I mean, tapos may passing light. So sa mga hindi po nakakaalam, yung hazard light, yun po yung nagsasabay yung left and right na signal light po natin. So kung makikita nyo, ito yung right signal light, left signal light. Ayan, sa pamamagitan ng switch na ito is mapagsasabay natin yung dalawang yan. So kikislap ng sabay yung left and right. So yun po yung hazard. So nagagamit po yung hazard or ginagamit po siya for emergency. Pero sa atin mga rider, may iba't ibang meaning na yan. Hindi lang siya for emergency. Minsan, kapag hihintayin mo yung kasama mo or nagbababala ka or whatsoever. So malaking tulong yung hazard light para mabigyan ng signal yung mga kasama natin or kung paano man natin ginagamit yung hazard. So yun yung kagandahan ng pagkakaroon ng hazard. Actually, sa mga ibang motor po is built-in na siya. So from CASA, pagkabili natin sa CASA ng motor, may naka-built-in na hazard light. So ito po kasing ating Honda Click is wala po siyang hazard light. Kaya yun po yung downside ng ating stock na left handle switch. So bukod po doon, meron din siyang passing light. So sa passing light, mamaya ipapakita ko kapag nagawa na natin. Is yun po yung ginagawa naman po nun is parang blinkers naman siya ng ating headlight. So if ever naka low yan, tapos pipindutin natin tong passing light, parang nagbi-blink-blink siya. So from the word itself, passing, parang kapag gusto mong dumaan or may pararaanin ka or magbibigay ka ng sinyales sa kaharap mo na driver. So yun po yung karagdagan na nadagdag dito sa binili nating left handle switch. So syempre para sa ating mga rider, advantage po siya kasi parang na-improve po yung left handle switch natin. So ngayon ang gagawin natin, papalitan natin siya. So titingnan natin kung plug and play nga. So ibig sabihin kasi ng plug and play, kabit and gagana na siya. Wala na tayong puputulin na wires, etc. etc. So tatanggalin lang natin 'to ng buo, ipapalit natin 'to ng buo. Sasaksak lang natin to. Actually, ngayon lang din ako magkakabit nito at ire-review natin kung goods nga ba talaga itong left handle switch natin. So, makakabili kayo nito online sa Shopee, Lazada, TikTok Shop, or whatsoever. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa baba at ito yung picture niya. So, makikita nyo rin yung price dyan. So, ito parang domino handle switch yung title ng sinearch ko to. So, ayan siya. Para makita nyo ng buo. So dito wala siyang relay na nakakabit sa mga wire niya. So diretso lang siya wire. Ayan, tingnan nga natin kung plug and play. At dahil yung access nito para matanggal natin siya is nasa kaloob-looban pa, tatanggalin po natin itong mga fairings natin dito sa head natin. So tuturuan ko kayo paano mag-DIY para kapag umorder kayo nito is alam nyo siya ikabit. So tatanggalin natin tong buong to. So yung una natin tatanggalin is yung front top cover. So tanggalin lang natin dalawang tornilyo niya sa magkabilaan. Then hugutin natin pababa para matanggal siya. Pagkatapos ay tanggalin lang natin tong isa, dalawa, tatlo, apat na tornilyo dyan. Gamit tayo ng Phillips screw para matanggal yung mga yan. So meron pa dito sa may parang baba ng head natin, gamit tayo ng maliit na Phillips dyan. So kapag katapos nun, pwede na natin mayangat itong part na ilalim pa lang. Then dito sa may kabilaan kasi may parang clip tayo na tatanggalin dyan para matanggal yung lock. Nandun siya sa loob, so susungkitin lang natin siya ng Phillips para mayangat. And then ayun, mabubuka na siya. Then kapag naangat nyo yung dito, ayan nakita nyo, nakaangat na to.
angat din natin tong part na to. So gamit lang tayo ng flat screw. Lagyan lang din natin siya ng papel sa dulo para hindi masugat yung fairings natin. So from maluwag, isuksok natin siya, then slide natin siya pababa para mag-open yung part na yan. Then ganun din yung gawin natin sa kabila. So suksok tapos slide yan. So kapag nagawa nyo na yon, pwede na natin angat to. So ito yung tinutukoy ko kanina na susungkitin nyo, yung blue na yan. So tatanggalin nyo siya. So next na tatanggalin natin itong dalawang tornilyo na yan. So Phillips lang yung pantatanggal natin. After noon is matatanggal na natin to. So hanap lang kayo ng daan na lalabas to kasi marami siyang mga hook. So hanap lang kayo ng pwesto na smooth nyo siyang matatanggal. After noon, itong apat na tornilyo na to, isa, dalawa, tatlo, apat. So after dito, meron pang tornilyo dun sa loob. So ayun o, makikita nyo, Phillips din yan. Then after noon is igigilid lang natin tong ating digital panel. So tanggalin lang natin siya sa pagkakaangkla. Then magkakaroon na tayo ng access dito sa mga 8mm natin na yan. So ang dahilan kung bakit natin need tanggalin yan is para ma-access yung mga tornilyo dito sa ilalim, which is nakatago. Yan yung tornilyo ng left handle switch natin. So para matanggal natin siya, tanggalin muna natin itong assembly na to, yung buo na yan. So dito gamit lang tayo ng 8mm socket wrench. So kapag natanggal na natin yung dalawang 8mm dito, kusa nang magbabaklas itong left brake lever natin. Tapos dito ma-access na natin yung dalawang Phillips screw, isa, dalawa. So kanina nakatago yan, ngayon naka-expose na. Pero bago natin siya baklasin, kung makikita nyo, ito yung switch na paglalagyan natin nito. So ito, isasaksak natin tong part na to dito sa part na to. So kahit hindi muna natin tanggalin yan, itatry lang natin. So excited kasi ako makita kung mag-hazard talaga eh, kung totoo yung chismis. So ito, para tanggalin natin ito, itong part na to, i-click nyo lang yung part na yon, tapos iangat nyo siya. So click lang natin, tapos angat para matanggal siya sa pinaglalagyan niya. Ayan, kapag nahugot na natin, tanggalin na natin siya. So pag-iwalay natin yung dalawang yan. So ito, itong part na to, pipindutin natin siya. Tapos ito, hugutin natin, pag-iwalay natin siya. So ito yung lock niya kasi. So ayan, medyo mahirap lang kapag di kayo sanay. Ayan, tapos nahugot na natin. So dito natin ngayon, isasaksak yung bago. Makikita nyo, ito yung luma, ito yung bago. So halos kapares niya lang ng socket dapat yan. Ha. Then, sasaksak natin to, itong bago. Ayan, the moment of truth. So ngayon, yung nakasaksak na natin, yung bago. Ngayon, yung luma natin, ayan, nandito pa. Mamaya, i-replace natin ito. So ngayon, tatry lang natin dahil excited nga tayo. So ito pala, baka madisigrasya pa kayo kasi wala na yung kabila niya. Natatanggal na pala siya. So gilid lang natin. Tapos itong digital panel, angat lang natin ng konti para maayos tignan sa video. Ayan. Tapos susi natin ha. Alright. Uy. Gumagana guys. Oh, gumagana. Hazard. Galing, grabe. So kaya gumagana siya agad kasi yung nung nilagay natin to, nakapindot agad tong hazard niya. So kapag pinindot kasi natin, inop natin yan, nakaangat siya. So yan, kung makita nyo namamatay. Pindutin natin, ababaon to tong hazard natin. Solid, grabe. Gumagana. Galing. Ayan, tapos magre-reflect din siya dito sa digital panel natin. So, sabay yan. Hazard ulit. Naks, galing oh. Sabay sila, guys. So, off natin. Tignan natin yung passing. So, sa passing, ito hindi ako sure eh. Nagagana. Ayan, diba? Hindi gumagana yung passing. Ito kasi yung passing, dapat pag pinindot natin to,
is nagbi-blink na dapat itong ano natin, itong headlight. So ito expected ko na kasi sa nakita ko sa ibang video, kailangan pa niya ng relay. So gawan ko lang ng bukod na video paano gawa ng relay to. Pero as of now, high and low passing hindi gumagana, guys. So yun yung isa sa disadvantage. So ngayon dahil gabi na at kailangan na natin ibalik to, kahit hindi gumagana yung passing, syempre kailangan natin isalpak yan. So replace lang natin yung luma, tanggalin natin yung dalawang Phillips nya, pati dito. Ito, dalawa. So kapares nya lang. So tanggal to, kabit natin to. So pag natanggal yung dalawang tornilyo nyan, yung lock kasi nyan, ito sa may signal light. So tataas natin to. Ayan, dyan sya nakalock sa signal light. Then baba natin. Then matatanggal na natin. Siyempre natanggal na sya dun. So ngayon, replace natin ang bago. So ito yung luma. Halos kapares nya lang, guys. Oh. Kaya ito rin yung design na pinili natin. Kapares na halos design. Ayan o. Nadagdagan lang yung features. So, hindi mo malalamang aftermarket siya. Dahil halos kapares siya ng stock natin. So, yun yung dahilan at kung ba't binili ko to. So, ngayon, may nabibili. Ibang type nito. May hazard, may passing din. Kaso, iba yung design. So, baka dun sa mga, ano na yun, sa mga left handle switch na yun, baka dun gumagana yung passing light. Kahit wala ng relay na gagawin. Or kung ano mang wirings. Ngayon, totoo yung ano na plug and play siya pero sa hazard lang. Hindi siya plug and play sa passing kasi may gagawin pa tayo para gumana yung passing niya. So yun, plug and play, hazard lang. So ngayon, ito yung bago. Tanggalin natin. So yung tinitignan kung pwedeng maging problema naman dito is kung lalapat siya na maayos dito sa pinaglagyan ng luma. Kasi baka hindi naman siya sumakto, maluwag siya, or masikip. Pero yun, tignan natin. Tanggalin lang muna natin yung mga lock niya. Tanggalin yung tornilyo, buksan natin. So yung kakaiba sa kanya, may ganito siya. So ngayon sa paglalagay, hindi siya hinuhulaan kung paano ilalagay. So meron tayong guide dito na butas. Dito may parang ano siya, nakausli na bilog. Then ito yung paglalagay niya, itong butas na yan. So, sasakto dapat dito. Yan yung pinaka-guide natin. So, yan siya pag nakapasok na sa butas. So, hindi na masyadong gagalaw yan. Patong lang natin itong nasa kabila. Tapos, itong part na to, balik lang ulit natin siya dito sa bakal. At habang binabalik natin yung mga cover niya, naka-encounter pa tayo ng isang problema. So, dito sa part na to, nung binabalik ko na siya, is hindi nagkakasya itong head natin, yung cover. Kung makikita nyo, tumatama siya dito sa ating left handle switch na nilagay ngayon. Kung titignan nyo rin kasi yung part na to, nagkaroon siya ng space. Dun kasi sa luma, parang naalala ko, nakasagad siya dun sa may ano natin, sa handle grip. So, yung gagawin natin, re-remedyuhan natin yan para sumagad siya dun sa kabila at may kabit natin na maayos yung mga cover natin. At ito nga, nung nilagay ko yung luma natin, kung makikita nyo, nakasagad talaga siya dito sa handle grip natin. So, yung magiging remedyo natin dito sa bago natin, guys, is tatanggalin natin tong part na nakausli para hindi na siya sumakto dun sa butas sa may handle bar natin. So, ang gagawin natin dito is puputulin natin siya gamit yung plies. Ayan. Plastic part lang naman siya, so baliin lang natin. So sa ganung paraan, mauusog natin siya tapos hindi na natin siya kailangang isakto dun sa butas, dun sa may bakal na part. At dahil tinanggal na nga natin yung guide natin, maglalagay tayo dito ng electrical tape para nang sa gayon, kahit wala na yung guide, is masikip pa rin at hindi nagagalaw-galaw yung left handle switch natin. At dahil wala na nga tayong guide, is ipesto na lang natin siya ng maayos kung saan komportable tayong pinipindot yung left handle switch natin. At pagkatapos, ilock na natin sa pamamagitan ng paglagay ng mga tornilyo niya. So, dito makikita na natin na hindi na siya masyadong magalaw at nakasagad na siya dito. Pag nailagay na natin yung left handle switch natin, ibalik lang natin yung mga fairings natin. So, kung paano natin siya tinanggal, ganun lang din natin siya ibabalik. So, ayan, naikabit na natin lahat-lahat. So, nakapix na yan. So, for conclusion, tignan natin kung gaano siya kaganda gamitin. Open natin yung makina, digital panel.
Ayan. Unahin natin signal light. Left, right, magana, goods. So, kumpara dun sa stock, ito mas nagustuhan ko kasi mas smooth. Ewan ko, dun sa stock ko medyo namalya na. Kaya ang hirap i-left and right. So, kailangan ko patignan yung switch or itong panel para ma-distinguish ko na napatay ko talaga. Ito, pumuputok pa. So, ganyan talaga pagbago. High and low. Ayan, makita nyo naman dun. High, low. So, yung passing niya, guys. Sa passing, nagbiblink lang yung high nyo. Kasi sa passing, guys, ganito dapat yung tsura ng passing. Ayan, gumaganyan siya. Ganyan yung passing. Pero yung pinipindot ko kasi, high and low. So, hassle yan. So, yung shortcut dyan, ito dapat eh. Dapat ganun yung nangyayari sa kanya. So, ngayon, kailangan kasi ng relay. Ayan. Umiilaw lang to, pero hindi naman nag-high. Kasi pag hinay natin yan, umiilaw talaga yan ng kulay blue eh. High beam. Ngayon, umiilaw lang siya kapag passing. So, hindi totoo yung plug and play yung passing niya. Para sa akin, good siya sa presyo na yun kahit hindi gumana yung passing light natin. Umiilaw lang to. Kahit hindi gumana, dun sa 350 na yun, sulit na ako dito para sa akin. Ha? Sulit na dyan. So, mahaselan lang ulit tayo kapag pinalagyan pa natin ng passing. Pero yung ano, yung sa hazard lang, goods na. Kasi parang kung ipapamekaniko mo to or whatsoever, ayan, mapapamahal ka. Pero ito, 350 lang. Plug and play na. Then yung passing kasi, mas maganda siya kung sa mini driving light ma-apply. So kapag naglagay tayo ng relay, mas sulit siya doon. So dahil wala pa tayong mini driving light, goods lang naman sa akin kahit hindi gumana yung passing niya, guys. So yun yung harness review natin, guys. So nakita nyo rin kung ano yung mga problema na pwede nyong pagdaanan kapag nilalagay nyo na to. So yan nga pala yung itsura niya sa harap. So front view, ayan, sabay na sabay, hazard light. Tapos, ito naman yung itsura niya sa likod. Ayan, sabay na sabay. So, syempre, nagsisink yan. Then, dito, panel natin, ganun din, nag-hazard din siya. So, lagi nyo lang tatandaan na hindi lahat ng plug and play ay pwedeng gumana. Yung, minsan, kailangan pa natin ng relay dito para gumana, kagaya ng passing light natin. So, yun na yung harness review natin dito sa handle switch para sa ating Honda Click. So sana may natutunan kayo sa video na ito. The more you click, the more you know. Usapang left handle switch ng ating mga motor. Bye-bye.